What is up, everyone? My name is Josiah America Store, and welcome back to my vlog. And yun, so magkakaroon na naman tayo ng isang napakagandang video at meron akong pinaghandaan na content para sa lahat. I'm so excited in making this vlog, and my content for today is all about being a BSIT student in Technological Institute of the Philippines. So I know na maraming mga na questions about being a BSIT. Kuya, mahirap ba? Ganun. Or ano yung mga requirements? Kapag college ka na, ano yung mga kailangan paghandaan? So, pinaghandaan ko po yan. Ginather ko po yung mga questions na yan. Yun. So, it's all about my experiences in being a BSIT student and I can't wait in sharing them to you guys. Patong suit ko? Palit na nga tayo in my uniform. Alright, so naka-bees na ako ngayon and of course, naka-uniform ako. Tagal ko nang hindi sinuot tong uniform na to. Alright, so magpapakilala ako gayo sa inyo guys as a BSIT student. Hi, my name is Josiah Mercastor. I am a third year student na pagdating sa pasukan. I am studying at Technological Institute of the Philippines, Quezon City, and I will be answering some questions about being a BSIT student in TIP, Quezon City. Let's go! So, question number one. I took up BSIT kasi mahilig ako sa technology simula bata pa lang ako. Mahilig ako mag-dudut-dut ng mga cellphone. Ayun, mahilig ako sa mga cellphone, tablets, mga computer. Nung kinder pa lang daw ako, parati ang hawak ko yung computer, yung keyboard ng computer namin. CRT pa lang yon, yung bulky na computer. As in, lumang-luma pa. Hindi. Ayun, so, nung kinder pa lang kami, parang naiinteresado na ako nun, umawak ng computer. Pinapakulay na sa akin yung different parts ng ano computer, like yung keyboard, yung mouse, yung monitor, yung etong system unit, mga ganun. Pinapa-identify na sa amin nun. Pagdating ko ng mga grade school, ayan, computer shop. Tapos, aral ako mag-type, aral ako mag-research, computer games, ayan. And then, dumating sa point na nanood ako ng mga movies about technology, like mga robotics, mga transformers, ganyan. And then, naisip ko, ano-ano bang pwede kong kunin sa college para mapunta ako dun sa kurso na pagiging computer or tech related. Yung uncle ko, which is a computer engineer and a software developer, he is one of my best influencers in what I've become right now. Sa kanya ako mismo nagpapa-assist. So family ano rin, family influence rin. And basically guys, bakit ako nag-BSIT is I love speaking, I love sharing something that I know. What I've experienced, and I love technology, so I've combined both, and that's what I've become today, a tech enthusiast in sharing my knowledge to you guys sa YouTube, sa Facebook, and also sa TikTok. Noong first year kami, tinakil na namin to eh. Ano yung technology para sa kapanahunan ngayon? Technology is applied everywhere, in every company. Hindi yan mawawalan. Pumunta ka sa isang company, tapos mapapansin nyo, most of the companies have their own IT support. Pag IT ka, kahit taga-tech support ka lang, or nagpo-program ka, nagde-develop ka ng webpage, diba? May mapupuntahan ka sa mga ganyan. It's part of being an IT, kasi malawak ang field ng IT. Hindi lang siya sa pagiging programmer. Okay ba? Manual labor, sad to say, probably they can be replaced by machines. They can be replaced by robots. You're the one who will be programming those robots in what humans do. Hindi ka mawawalan ng trabaho. That's my opinion. Ba't ko rin kinuha ang BSIT? Para sa akin, nasa oo at nasa hindi. Kung working hard ka na student at pala research ka para sa course mo, hindi ka mahirapan. Pero kapag ikaw yung
type ng person na slack ka lang, puro ka computer games, hindi ka naman, di mo naman ginagawa yung part mo sa isang group project, tapos pagdating mo ng fourth year, wala ka pa rin nalaman, or pagdating mo ng third year, wala ka pa rin, nga ka pa rin, edi baka mahirapan ka pagdating sa industry level. Mahirap ang pagiging BSIT kapag wala ka talagang pagpupursige sa sarili mo. Pero kapag meron kang determination sa sarili mo at nag-aaral ka naman ng mabuti at nagre-research ka about sa tech news, about sa programming language na inaaral mo, and then masasabi ko na hindi ka naman siguro mahirapan sa pagiging BSIT. Ano mga expectations mo dati compare mo ngayon na student ka na? Akala ko kasi ang pagiging BSIT more on ano siya, programming. So akala ko codes, puro codes lang. Sobrang lawak ng pagiging BSIT. Pwede ka sa tech support, pwede ka sa pagtuturo, pwede ka sa pag-maintain ng database. Ayun. So pwede ka rin mag-sort out ng mga information na nag-gather mo. So marami, sobrang lawak ng information technology na kurso. Maraming fields ka pwedeng mapuntahan. Akala ko lang talaga kasi about pagko-code. Ayun. Hirapan ka ba sa mga subjects mo? Pag hindi ka talaga mapursige sa pag-aaral and hindi ka talaga nagre-research doon sa project nyo or para doon sa subject nyo, mahirapan ka. Ako naman kasi, guys, so computer, kaharap ko yung computer, babasa ng mga articles about sa internet, sa Facebook, marami dyan. Pasasali sa mga group chat and mga group sa Facebook. So, nagtatanong ako sa mga different people na makakakilala ko and di naman ako nahirapan. Pansin ko, guys, kapag college na, it's all about teamwork. So, thankful rin ako dun sa mga people na nagsusurround sa akin. Like yung classmates ko, mga tropa ko na nandyan. So, tulungan kami. Naghihilaan kami pataas. Yan. Shoutout sa inyo, guys! Sa pagkatapos ng 2 years na sa pagiging BSIT, ang dami ko na natutunan. Thanks to the loving professors sa TIP Quezon City, diba? Talagang approachable kasi sila eh. Hindi sila yung type ng professor na bibigyan ng information, tapos papabayaan ka na. Eh, tapos na yung study hours nyo, pwede mo pa rin silang kausapin at pag nagtanong ka, pwede mo pa silang ask about advanced programming, yung mga hindi natakal sa class nyo, pwede mo silang pakiusapan na, ma'am, pwede nyo ba akong i-assist sa ganito, ganyan. Magbibigay pa sila ng information, fun facts about programming, about computers, and yung not in a boring way. Sige, go mo pa. I-pursue mo pa yan. Kumbaga, itrain ka pa nila para maging excited ka pa about BSIT. So, nung face-to-face, nasa computer laboratories kami and sobrang tutok ang mga professors, pwede silang i-assist ka personally, di ba? Unlike kasi ngayon sa online classes, parang like kapag lecture area or online meetings, dun mo lang sila pwede kausapin. Although pwede mo rin silang i-chat through yung canvas namin, pwede mo silang i-chat at i-assist ka naman nila. Minsan, bibigyan ka pa nga nila ng schedule at in their own time, assist ka nila personally. 6 weeks kasi. Sa ano namin ngayon, sa curriculum namin, we have 3 parts. So, merong prelims, midterms, and finals. Eh, 6 weeks lang ang meetings namin. So, 2 weeks. So, sobrang tight nung schedule. Sobrang short lang nung time period para maituro lahat. Sobrang lawak ng pwede mo maituro sa BSIT. Sobrang onti nung time na binigay sa amin. Kung ako, papapiliin kung face-to-face or online learning, I would still go with face-to-face kasi ma-assist ka nga nila. Harapan ba ako sa online learning? Hindi naman. Sanay naman na kasi ako yung mga pala research, ganun. So, okay lang. Hindi ako nahirapan. Pero, I sympathize rin dun sa mga classmates ko na unstable yung connection. Minsan, unstable yung connection ng professor or yung mismo student. Meron silang mga nasa-skip na lessons. So, mahirap. Pero, blessed talaga ako na binigyan ako ng stable connections and yung magandang equipment para makapag-learn ako ng programming na maayos. Mataas naman yung mga grades ko, kahit online classes or face-to-face. Woohoo!
second year first sem, I got a GPA of 1.19. I had the privilege to become a president's lister. Merong different listings sa amin. We have the dean's lister, we have the vice president's lister, and the president's lister. So, sa dean's lister, we have the 50% off. So, 50% off yung scholar, yung magiging tuition fee mo. Kapag vice president, 75% off naman. And then, kapag president ka, is 100%. So, I had the opportunity to becoming a president's lister and sobrang thankful ko. And hopefully, makasama pa rin ako dun sa tatlo. And kahit ano man yun, thankful pa rin ako. Yan. Naglalaro ba ako ng games? Oo naman, naglalaro na ako. I also play. Naglalaro na Valorant, naglalaro rin ako ng mga Call of Duty, Red Alert, mga ganun, Command and Conquer with my friends. And I also have a life. I also bond with other people. Pero syempre, priorities ko yung pag-aaral. I have a group at college, so tropa-tropa yan. Siyempre, sabay kumain, sabay ang gala, kapag pumupunta, mag-aasikasa ng papeles, something like that, sabay-sabay. So, enrollment. Pangalan ng group namin is Adorable Homies. And, ano kami doon? Group of people na sobrang saya, hindi boring, ano, variety talaga yung grouping na, grupo namin. So, comedy, minsan nakatawa, minsan talaga, mukhang ewan talaga yung grupo namin. Minsan, seryoso kapag group project, ayan, seryoso, talagang-talagang tulungan. Yan, may tanong yung isang classmate namin, ayan, sasagutin namin, install ng virtual box. Yan, to the rescue, nasa Discord server kami. Tapos nagtutulungan kami, nag-interact kami isa't isa. Tapos minsan, gumagala kami sa mall kapag, alam mo na, bibili ng books. Ayan, katulad yan, pumunta kami dati sa Recto para mag-picture-picture. Bumili kami ng books namin nung first year namin. And masaya makibonding dun sa friends namin. So, once again, shout out sa inyo, mga adorable homies. Ayan. So, sana mapanood nyo tong vlog ko. And sana nakasubscribe kayo sa akin. Hello, mga kaibigan ko. Ayan. Awit sa inyo. Ayan. So, saludo ako sa mga friends ko na mga classmates ko. Based on my experience pagdating ng college, dapat, ano talaga, tulungan. Yung mga tao na i-encourage ka pa niya, sige, galingan mo, kaya mo yan. Hindi yung tao na, ay, okay na yan, okay lang, prelims pa lang. May mga tao kasing ganyan, prelims pa lang, midterms pa lang. Pagdating na ng finals, wala na, bagsakan kayo lahat. Pumili kayo ng mga tamang classmates nyo at mga close friends nyo na talagang magkaka-vibes kayo para pagdating ng end ng term or pag-end ng college, sabay-sabay kayong successful. Para sa akin, hindi. Technology is vast. Technology is developing quickly. Every time, every segundo, nag-change yan. So your part as a BSIT, you have to research. You have to research. You have to research. Kailangan mo mag-research kasi kapag hindi ka nag-research, mauuli ka sa mga news. For example, you're stuck with Java. Ang in na ngayon is Python. Tapos hindi mo pa masyadong master. Di paano na pagdating ng panahon na hindi na ito yung in na language. So, what I can suggest, hindi ka dapat pa-bonjing-bonjing. Pero kasi yung mga type ng tao na relax-relax lang, mas maganda pa rin talaga na nakafocus ka pa rin sa studies mo. As a BSIT student talaga, mas maganda talaga, bata ka pa lang, nag-aaral. Nag-aaral ka na mabuti. Ngayon pa lang, get much information na mapupulot mo sa mga professors mo, sa mga friends mo, and also dun sa mga tao na kakilala mo. Iba pa rin talaga yung yung student ka pa lang. Pagdating mo kasi ng working, sabi nga nila, pag nag-work ka na, mamimiss mo na yung nag-aaral ka. So get enough knowledge ngayon at bata ka pa lang. Tanggalin natin yung pagiging scholar ko. Sa akin kasi, ang pagiging scholar ko is umaabot siya ng 18,000 na lang noong face-to-face. 18,000 noong, or 18,000, minsan 15,000, ganun. Tapos, ang BSIT is mga nasa 40 to 50,000 yung range niya. Tapos, dumating yung online classes, medyo bumaba kasi nga, hindi nga namin na,
i-utilize yung mga ibang facilities na like yung computer laboratories din naman namin nagagamit. So binabaan nila. Since ano ko, naging president's lister, naging ang binera ko na lang is parang nasa 9,000 pesos na lang. Okay. Ayan, so syempre sa pagiging BSIT guys, tatandaan nyo, meron tayong mga kailangan, mga tools na kailangan natin paghandaan. Hindi naman pwede pumunta sa isang war na wala kang bala. Hindi ka naman pwede pumunta sa war na wala kang baril. Diba? So, ganun din yan sa pag-aaral ng bilang BSIT student. Kailangan mo ng tools. Ano yung mga tools na yun? We have a computer. Computer and internet. Ang mga masasuggest ko is just have a stable internet connection, lalo na kapag online classes. Pangalawa, laptop or desktop, okay na yan. What I can suggest na specifications, what you need is at least i5, Intel 5, or Ryzen 3, okay na yan. Or siguro i3 kaya pa actually. Tapos 500 gigabytes of storage, like yung hard drive or SSD, okay na siya. And at the same time, you can go for as 8 gigabytes minimum. Bakit ko sinasuggest na 8 gigabytes? Because you will be using emulators, lalo na kapag study mo ang Android programming, so maggagamit kayo ng Android Studio. Ayan. Siyempre, it will take up RAM speed and RAM storage. Ayan. So, kailangan mo ng mataas na RAM. So, 8 gigabytes yung parati kong nare-recommend. Alright, pareto sa mga incoming first year. Yung mga pwede kong isuggest para dun sa mga BSIT students the first year. Number one is fundamentals of programming. Aralin mo ni fundamentals of programming. Ano ba yung mga sakop ng mga pag-aaralan nyo, yung mga ano, alamin nyo na yung mga languages na itatakal nyo sa pagdating ng first year nyo. Then, mag-advanced learning kayo. Do not rely on your professors only. Because pagdating sa college, guys, let's be honest, hindi lahat may tuturo ng mga professors natin. Hindi po lahat may tuturo niyan. So, if you have people na you can contact na marunong talaga sila mag-program, mag-ask kayo, uy, kuya, ate, paturo naman po nito itong specific topic na to. Then, if they are willing to teach you some tips about in the industry, learn to listen. Kasi ito yung magiging guide mo sa college life. So, you have your own set of skills. Hindi naman every time. Example, sobrang hirap nung ginagawa mo, siguro, hingi ka lang ng onting, kahit pamerienda lang, okay na siya. Enough na siguro yung pamerienda. Or, unless kung sobrang big nung ipapatulong sa'yo, like, it will really take up some time. The example, magpapa-edit sila sa'yo ng isang image or isang banner. Ganun. Mostly, ako, personally, nagpapa-charge ako. Pero, kung makakilala mo lang naman, like yung mga kamag-anak, yung mga mas nakakatanda sa akin, like yung mga tita, tito, minsan, sila na lang yung mismo nagkukusa, nagbibigay sa akin ng love gift, kumbaga. It's okay that you ask for something in return because it's taking up your time. Sometimes, it will just train you as being a BSIT in assisting them. Lalo na ako at kasi mostly vocal ako. Like, nag-a-assist ako ng different people. Okay lang naman sa akin na kahit simpleng assistance lang, hindi ko na sila chinacharge. Kasi student pa lang ako eh. Pero siguro kapag nasa working industry na ako at kailangan na talaga yung mga ilang days talaga ng process at sobrang tagal na talaga at hindi naman pwedeng libre lang parati. Mahirap naman yung ganun. Lugi ka dun eh. So, since yung skill ang ginagamit mo, you can charge them. Number one is yung mga tech enthusiast rin. Mga nasa big companies. We have Bill Gates, we have Steve Jobs, and eto, hindi siya considered as one of the big ones, pero hinahangaan ko siya kasi sobrang entertaining niya sa pag-share ng knowledge niya.
He is Michael Reeves. He's a streamer as well, a gamer. You know, Michael Reeves is one of my kumbaga idols na lang sa programming. Kasi sobrang batak niya kasi pagdating sa pag-games and not just gaming, pati sa pag-code. Pansin ko kasi kapag nagma-Minecraft sila, 'di ba? So nagma-Minecraft sila, then meron silang mods na nilalagay sa Minecraft server and ina-apply niya doon sa yung pagiging IT niya or pagiging CS niya. And then nagpo-program siya about doon. Nagde-develop pa rin siya. And doon ako humanga sa kanya. At the same time, entertaining siya and sobrang komedyante niya rin talaga and sobrang nakakatawa yung content niya. So yun lang guys about sa pagiging yung mga experiences ko being BSIT. I hope that you learn something about being a BSIT and I hope that you can share this with other people sa mga balak po maging BSIT students dyan. Pag-isipan nyo na mabuti and also huwag nyong kalimutan na mag-advance study para sa sarili nyo. Kasi kailangan nyo yan pagdating sa college. Alright? Dito na po nagtatapos ang ating vlog and I hope na marami po kayo napulot ngayon sa content ko ngayon. And I hope that napag-isipan nyo na kung magta kayo ba ay mag-BSIT po talaga. And I hope na marami po kayo napulot sa experiences ko bilang BSIT student. And don't forget to leave a like. Also, comment kung may mga katanungan pa kayo and entertain ko naman po kayo sa mga questions nyo sa comment sections. And also, don't forget to share, subscribe to my channel na pala guys, and don't forget to ring that notification bell. That's it guys! This is Josiah Marcastor, your tech enthusiast, and see you on the next Tech Tip. Bye guys!